ano, pero yung pulot dulo nito ay itong People's Initiative. Kaya ang aking pananaw dito, dahil nga wala na itong People's Initiative, puhu pa yung mga damdamin ng ating mga leader. Hindi natin pwede rin pagkaila na ang ating dating Pangulo, si President Rodrigo Duterte, ay naging Pangulo natin at natapos yung kanyang termino na super popular, no? Almost 80% yung kanyang approval at trust rating. Kaya may mga marami sa atin ay nakikinig sa kanya at marami sa atin nagtitiwala sa kanya. Okay, last na lang po, anong mangyayari mamaya? I'm sure full attendance ng mga senador dito sa mangyayaring hearing mamaya po, Senator. Full attendance at sabi nga kahapon bago kami nag-adjourn, return to work at back to regular programming. So ibig sabihin na babalik na kami sa aming legislative work na dapat naman talaga. Halos sa kalahating buwan kami na isa lang ang tinututukan itong People's Initiative. No? Dahil ngayon People's Initiative, in effect, i-abolish ang Senado at mawawala yung check and balance natin. Kaya yun ang aming tinututukan at walang hindi umusad yung ibang mga halagang mga batas. Pero ngayon, babalik na kami sa regular programming. Pero hindi raw a-attend yung mga kongresista, sir. No, mga congressman, ano? Oo, hindi raw a-attend. Well, mayroon tayong tinatawag, Doris, na inter-parliamentary courtesy. Yun ay pinapairal yun, no? Nasira nga yun nung pinatakbo yung People's Initiative. Pero kami sa Senado, yun ang aming paiiralin. Pero kahit na hindi siya mag-attend, ang importante dito yung mga taong direktang kumukuha ng mga pirma. Dahil sila naman ang nakakaalam kung sino ang nagbibigay ng pera, saan nanggagaling yung pondo, at mayroong impormasyon kung sino-sino yung mga nasa likod nito. Okay. Thank you, Senator. Maraming salamat po for waking up early. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming pinag-aaralan kaya. Oo naman. Siyempre, partner, ganun. Makikibalita muna po kami, tuloy ang imbestigasyon mamaya. Dadalo din po ba kayo sa imbestigasyon ng Senado sa People's Initiative? Apa, apa. Anong iniasahan niyo po doon? Well, mapag-usapan na yung mga allegasyon na paano ba talaga kinuha yung mga signatures dito at sino bang nasa likod nito. And then meron din invited na mga constitutional law experts para magkomento na rin dun sa yung laman. Ano yun yung laman yung nakasulat dun sa petition, sa signature sheet, kung ito ba ay amendment or revision, kasi may epekto yan eh. Pagka hindi yan amendment, hindi na po yan pwedeng daanin sa People's Initiative. Senator Coco, kaya po bang i-unmask kung sino ang nagbayad as alleged dun sa mga pumipirma sa pinapaikot na forms? Yes, we will try. We will try. Meron yata lalabas na isang pangalan ng mga, at least one, ha? Or at least one name ang lalabas ng mga isang grupo eh. So, tapos atras na rin tayo. Sino ba ang nag-place nung ad? Yan. Ganun muna. Siguro, sino nag-place nung ad? Tapos kung lalabas yung law firm, sino ba yung kliyente nila? Then atrasan ngayon natin na paano nyo ito na-fund? Yan po yung mga tanong natin. Kapag kahuna pangalanan na ituro, di ba? O sinasabi, ikaw ang nagbayad, ikaw ang responsable dito sa ad na to. Ano po ang pwede natin gawin? Ano ba ang kakaharapin niya na meron bang kaso? Yung ganun, Sen? Yung pagbabayad sa ad, walang kaso yun. Ano lang yun? Tayo na nanawagan lang na kung in good faith lahat ito, huwag kayo magtago. Di ba? Kasi People's Initiative, dapat di ka nagtatago. Sino ka ba? At kasi ginagamit mo yung pangalan ng tao eh. Pero pag lumabas na yung sino yung nagbabayad bago makapirma yung tao, pwede na pong violation ng election code yan eh. Omnibus election code. Yun ang posibleng merong harapin na kaso. Opo. Ngayon, doon sa pinahayag ng presidente, according sa inyong pinuno dyan sa Senado, sabi ni Presidente Umano, hindi kakausapin na makikiusap tayo sa mga taga-kamara na itigil na ito, yung mga ganyang inisyatibo. Ano po? So, ano ba kayo? Relieved ba kayo? Parang kampante na ba kayo doon na you will take your word, the word of the president na titigil na ito?
itong sinasabing kahibangan na ito? Mukhang yung leadership ng Senado naging ano naman, gumaan na yung kinakarga nilang bigat, no, yung burden. Pero individually, marami pa rin senators ang sabi namin kailangan vigilant pa rin, gising, parating gising at nagmamasid at listo. Ayan. So kasi words lang po yun eh. At saka ang commitment na yata ni President Bongbong Marcos as relayed by Senate President Zubiri, eh meron siyang kakausapin. Hindi naman natin masasabi paano kung hindi sumunod yung kausap niya. Isang 20 seconds, kayang-kaya ni Chairman. Isang tanong, isang linggong newscast, meron kang soundbite. Meron soundbite kay Chairman. Chairman, ang nangyari po ba kahapon yung pagsuspindi po ninyo ng lahat ng aktibidad na may kaugnayan sa People's Initiative ay isang uri ng pagbaliktad sa nauna ninyong stance? Ay, hindi naman po. Ito po isang sa ating palagay lamang ay tamang gawin ng COMELEC. Sapagkat alam niyo po kasi kulang-kulang yung ating mga rules na umiiral patungkol sa People's Initiative. Sa ating palagay, lalo lang po magkakagulo kapag pinabayaan natin na may makapag-file ng petisyon at pagkatapos ay may mga issue, may mga question, may mga puwang doon sa ating rules. Kinakailangan talaga i-enhance, i-amend, i-modify, dagdagan yung rules na umiiral natin sa People's Initiative. Opo, opo. Pero ang ibig sabihin po nito, yung pagtanggap ng mga pirma sa lahat ng opisina ng COMELEC, hindi muna tatanggapin? Hindi na po. Muna, dahil kahapon po nag-issue tayo ng memorandum, yung ating Deputy Executive Director for Operations ay ating inatasan upang, katulad ng nabanggit nyo, sabihan ng ating lahat ng municipal and city election officers, huwag munang tatanggap ng kahit na anong signature sheets, signature forms o yung mga lagda na pinapareceive dati sa ating mga local COMELEC. So paano yun, Chairman? Parang nag-usap-usap yung komisyon. Ganun pong napagkasunduan po ninyo? Or sa'yo lang yun? Tama po. Unanimous po kami na humarap kahapon sa ating mga kapatid sa pamamahayag. In-announce po namin yung naging desisyon ng Commission and Bank. Alam niyo po, noong nakaraang linggo pa kasi kami nagdi-diskusyon tungkol sa bagay na yan sapagkat madami kasi yung mga na-re-raise na mga issue. Halimbawa po, Sir Alvin, Ma'am Doris, yung issue ng paano kung may mag-withdraw ng kanilang lagda doon sa signature forms. Okay. Ako, sinasabi ko consistently, kapag ka pumirma ka, may karapatang kang mag-withdraw. Tama naman po yan. May mga katanungan din, paano kung may ebidensya ng pamimili ng mga pirma? Pwede bang mapatanggal yung mga pirma na yan, yung mga taong nabili ang kanilang pirma? Tayo, consistent natin sinasabi, pwede po. Sapagkat ibig sabihin, hindi voluntary o kusang loob ang kanilang paglagda po dyan. Kaya lang po, pag po tinignan natin yung 2020 rules ng COMELEC, yung IRR, ika nga, eh lumalabas po, Ma'am Doris at Sir Alvin, wala po yung mga binabanggit kong yon. Wala po doon sa rules. And therefore po, halimbawa po, biglang meron ngayon, yung observer, sabi, gusto ko mag-observe sa gagawin yung verification ng mga signatures. Sasabihin ng mga local COMELEC namin, eh, hindi pa pwede, wala sa rules namin yan eh. Eh pero technically, hindi po ba pagkaganyang klaseng proseso na napaka-importante, dapat talaga may mga watchers tayo, may mga observers upang ma-observe. Pero wala po yan sa ating pong guidelines o sa rules. So madami pong pagkukulang yung rules natin. So Chairman, paano po yun? Ngayon na in-stop nyo na po ang pagtanggap ng mga pirma, paano yung mga nandiyan na sa inyo ngayon? Meron ba? Kasi ang naririnig natin ay meron kami nakalap na ganire. Meron na, may natanggap na sila. O, yung mga natanggap ninyo, ano, what happens to them? Tama po. Ang ating pong mga mahigit pong 1,100 ang nakatanggap na mga munisipyo at city election officers at ito ay nagre-representa, Sir Alvin, Ma'am Doris, ng 209 na legislative districts sa buong bansa. 254 po tayo na legislative districts. Ay yan po, ang option po ay nasa proponent. Kung gusto nilang kuhanin sa amin yung mga lagda upang habang wala pa tayong guidelines o bagong rules na ating pong lilinangin at ating pong gagawin, ay pwede po nilang kuhanin or pwede naman pong iwanan lang nila doon sa amin sa COMELEC. Ipagkatiwala sa amin yan sapagkat siyempre yan naman ay amin pong isa-safekeep. Nahandyan lang naman po yan. At yung pang signatures na yan po, kung tutuusin po, wala naman pong time, wala naman po yung pagka-expire, walang expiry date sapagkat wala pong date na nakalagay dyan. At maliba na lang kung papalitan ng proponent kung ano ang provision ng saligang batas na kanilang gustong baguhin.
Opo, sige po. Maraming salamat sa chairman ha. Mabuhay po kayo dyan sa COMELEC. Pakiregards na lang sa kanila. Ano po? Ingat po lagi, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po. Thank you, si attorney George Erwin Garcia.